Hello mga kanalig, welcome back to my channel, Versa Luis, your online barista. So ito, may package na naman tayo, another Budo, itong 1111. So ito ay weighing scale na rechargeable. So hindi na ito yung battery operated. So ito na yung pinakamuhon nakita ko online. Siyempre hindi pa natin afford, or masyado kasing mahal si Bruvista, Akaya, yung mga branded. So try muna natin yung iba. Mas mura rin to kay Riley. May isa rin sa mga mura yung in-offer na weighing scale. So yung link, may... Ah, hello. Kita ko sa reflection. So ito. Lalagay ko na sa description yung link kung saan ko nabili tong weighing scale na to. Yan, ang coffee scale. Ito. So rechargeable siya. Hindi kita. Ayan. So, hindi na ito yung battery operated. Na weighing scale. So, magpapalit lang tayo ng weighing scale. Kasi yung isang weighing scale ko ay nagloloko na. Wala. May nga pa nabuksan. Ultra Thin Coffee Scale. So, sa Lazada ko ito nabili. Around 1,000. Kasi nakakuha ko ng voucher. So, mga ganun. Kasama na yung shipping. Pero, ang price nito is 1,200. Mga ganun. So, ito yung user's manual. Pero, China. Yeah, China. Mura naman kasi talaga yung China. Pero ito, hindi natin siya maintindihan. So, pwede kayong gumamit ng Google Translate. Wow! Uy! Ang ganda niya. Ganito lang siya kaliit. Expected ko, mas malaki siya. I mean, malaki siya. So, ito siya, oh. Ganda. And, mabigat. Hindi siya yung magaan na ano... Ito yung tsura niya. So, ito yung charger niya. Uy. C-type. USB C-type. So, open natin. Ito pala. Uy. Layaw. Baka kailangan pa i-charge. So, saan niya mag-open? Charge ko muna siya, ha? So yun, so ito yung timer natin. Almost 2 hours na natin siyang chinarm. So baka pwede na siyang gamitin. Yan. So meron siyang 4 na mode. Ewan ko kung nagana siya. Pero pinaka... Pagkakaintindi ko lang. Mode 2, ito yung manual niya. Tapos parang yung mode 1 niya, pang pour over... and French press depend base to sa ano, ah, ayan sa picture mode 1 niya yung pour over and French press. Yung mode ito, mode 2 para manual niya, mode 3 pang espresso daw, mode 4 base kay Google Translate, parang maglalabas siya ng ratio. Kung ba ipapakita niya yung ratio ng water tsaka nung coffee beans. Pero di ko sure kung nagana lahat ng mode na to. Pero subukan ko lang yung mode 2. Ito yung manual. So maglalagay lang tayo. Then start time timer. And working. And there. Work pa yung timer niya. Stop. Ayun. So, kung gagawa... siguro subukan ko na lang siya pag maggagawa ko ng espresso and pour over. Okay? Kung gumagana. Pero try natin sa espresso, no? Yung mode 3 niya. Okay? So, mag-grind ako. Subukan natin siya kung gumagana. Pero... kung hindi man gumana, okay lang. Since, manual naman talagang
ingay ng grinder. So yun, kung di man gumana itong mga mode niya, okay lang. Kasi mas gamit ko naman talaga yung manual. Mas sanay ako sa manual. Okay, so subukan lang natin itong mode 3 niya for espresso. Okay. Yan, so naka mode 3 na tayo. Subukan lang natin kung nagaan. Okay, start tayo. So, hindi. Pag-timer. Hindi gumagana. So, base doon sa picture, pang espresso siya nakalagay. So, akala ko, pagbagsak ng espresso, mag-i-start yung timer niya. Which is, hindi naman. Hindi rin napipindot yung timer. So, wala din. Oh. Wala. So, siguro, magmamanual na lang tayo. Ha? Bumalik siya sa zero. So, parang yun lang yung pinaka-ano niya. So, yun na nga. Chuchusi pa ba tayo? So, okay na to, no? For around 1,000 pesos, may rechargeable weighing scale ka pa. Kana. Okay? So, syempre, hindi siya comparable do sa mga branded machines. So, nag-ano lang ako doon sa mga mode niya. Pero okay na din. Since lagi naman akong manual yung gamit. So mode 2 na lang talaga pinakagamit ko rito. Okay. So yun lang. Kung nagustuhan nyo itong grinder, itong weighing scale na to, nasa description link. Ang nasa description ang link kung saan ko nabili itong weighing scale na to. Pero kung gusto nyo ng mas magandang weighing scale, Akaya na or Bruista, pwede na rin yung timer kung may budget. Pero kung wala naman, pwede na rin to for startup. Diba? Na rechargeable weighing scale. So yun lang. Bye!